Nabayaran ng oras na, di pa pa tayo magsisimula. Tol, paano ba tayo magsisimula? Wala pa tayong guest eh. Ha? Walang guest? Nakala ba kinontak nyo na si Ivana? Kinontak ko na nga. Ito, sumagot. Tingin. Hindi si Ivana yan, tol. Hindi si Ivana Alawi yan. Si Ivana yan, tol eh. Sino Ivana ba? Alawi? Ah, akala ko si Trump. Tanga, Ivanka yun! Bobo ang... Hindi nyo nilalinaw. Ano yan? Paano na? Sa tagilap ng guest niyan. Uy! 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 Ilaw, ilaw! Ilaw, ilaw, ilaw! Ilaw naman po tayo! Hirap naman yung ganyan. Oh. Ilaw naman ito. Po, ilaw, ilaw. Napatid lang, boss. Guys, sorry kasi kasama ko. Napatid yung ilaw nung ano eh. Hindi, first day ko lang, boss. First day lang. Ano ba naman yan? Ito na, sir. Mabilis na to. Malalagot sa boss natin yan. Ito na, sir. Lagi kinakit ang sinasalo. Ano ba? Ayusin mo naman. Boss, hindi lang naman to. Binibigyan kita ng pagkakataon magkasama. Ayos na, sir. Ako, ay. Ayan. Ito naman sa'yo. Ito lang yan, boss eh. Itong bago natin play. Ano, sir? Alam mo, parang may kamukha tong artista. Oo. Sino, sir? Sikat yun eh. Si ano? Si Carla Estrada. Yung nalalari nito, Carla. Hindi macho o guwapito, kami ang iyong paborito. Mukhang mga bandido, pero kami ang bida dito. Titos Tonight. Live mula sa bagong tahanan ng mga taong walang magawa, maghanda ng makiliti at gumiti, ito ang Titos Tonight! Mga katito, tita at mga pamangkins, nako, nakita nyo naman, talagang level up na ang show natin dahil ang guest natin ngayon ay bigatin, mga tol, ha? At binigyan pa tayo ng oras sa hindi ng schedule niya. Ako, isang showbiz royalty to, mga tol, ha? Mga tito, ha? Hindi, alam mo, pare, sobrang saya nito, papi. Kaya, syempre, dahil nga, akala nyo naman, forget Titos Tonight, di ba? Hindi tayo nakakatanggap ng ganyan, di ba? Para sa mga tito natin, ito na yung panahon na yun, ipakita nyo to sa mga asawa nyo, sa mga girlfriend nyo. Para malaman nila na whole sa mga Titos Tonight. Oo, malinis ang mga pusila at ang mga puso namin. Ay, nako, kukulit nyo. I-welcome na natin ating guest na isang blockbuster actor, recording artist, celebrity endorser, at successful entrepreneur sa edad na 24 years old. Walang iba kundi si Daniel Padilla! Welcome, salamat sa... Thank you. Salamat naman at napaunlakan mo kami na bigyan ng oras ang aming maliit na... Hindi naman. Walang ano at mga matatari kong kaibigan ang mga kasama na maliit. Para naman dun sa mga fans na katulad din ng karamihan, pag ano tayo, slam book question mo lang. Slam book. What is your motto in life? Motto in life. ano ba? Ano na yung paborito mong ulam? Mechado tayo dyan, tol. Mechado. Ano nga yung mechado? Parang kaldereta. Baka yun, tol. Baka. Tapos may patatas. Mismo. May cheese. May green paste. Kaldereta yun yung... May cheese. Ito yung mechado. May queso. Kaldereta yata yung sinasabi ko. Yung may queso? Mechado ata. May queso. Tapos spaghetti yun. Wala ngayon. Ginulo na natin kung ano ba talagang mechado at kaldereta. Spaghetti. Minudo, apretada. Speaking of... paborito mong ulam. Ano yung mga sinusuot mo pag natutulog ka? Asking for a friend. Basic lang, tol. T-shirt lang. White shirt lang, gano'n. Tapos, tamang pajama, gano'n. Pajama? Oo. Oh, hindi ka nagpa-boxer. Pag yung patulog na ako, tanggal pajama na tayo. So, boxer or briefs? Boxer briefs, tol. Ay, boxer. Mabalik tayo sa paborito mo. Ano paborito mong ginagawa pagka wala kang... taping or shooting. Bye, sound trip, road trip, mag-motor. Ay, mga motor. Ganun na. Ano yung pinakamalayo mo narating ng motor? Sa Isabela. Sa, ano, sa gubat sa shootout. Sa circle. Pupunta kami sa Infanta, yan, sa Quezon. Doon sa, ano tawag doon sa, ano na yun? Marilaki. Marilaki, tama. Trivia, ano sa kaya Marilaki? Paano ibig sabihin? Marikina, Laguna.
Quezon. Lalaki. Marilaki pala. Marilaki. Paano ka sa bahay? Ako, iniisip ko lang, nautusan ka pa ba ng nanay mo na magwalis? Actually, never niya naman ako inutusan magwalis ng airmat ko. Ano mas madalas? Kasi ginagawa ko ng kusa yun. Ako kasi ano eh, ayoko yung... Pinagtimla ka naman ng iced tea? Ayoko yung nag-uugas ng pinggan, pare. Ikaw ba, ano pinakaayaw mo na gawin? Yun, hindi ko trabaho mag-uugas ng pinggan, pare. Tsaka hindi rin ako maigi maglaba yung gano'n. hindi ko nakasanayan yung gano'n. Mas more on paglilinis ako ng bahay dahil medyo OC ako sa gano'n, pare. Mismo to. Tsaka hindi ka makakapagpahinga pag magulo yung bahay mo. Parang yun ang ano eh, with istorbo sa matay. Sabihin ko nga sa asawa ko yun. Gusto ko pang lilisan yung bahay namin, pare. Depende. Saan ba yung bahay niya? Ako din, magulo yung buhay ko eh. So, alam natin na si Daniel ay, ang nickname niya ay DJ sa mga... DJ, ah. Bakit kaya pa DJ? Dahil... Daniel John. John Ford Milina. Alam ko yan. Peach, paano kung ano? Sino ka bago ka mag-artista? Bago akong mag-artist. Bubanda ako. Isang mula mag-banda. Ayun ko sa mga pinsan niya, may banda yung Hilera. Oo, sila Chris, si Bobby. Bahay yeah. Na. Ay, band. Sa yan, mismo. So, pati utol ko kasi, airpat ng utol ko si Naldi, Orient Pearl. So, doon kami lumaki sa household na puro musika lang, music, pare. Yeah. Oo, so, utol ko, lumaking... Mahusay magsulat, mahusay maggitara. So, dream eh, idol namin Oasis, pare, di ba mag-utol din yun. So, gusto namin mag... Uy, ako eh. Ay! Oh, no! Dati, ganun dati. Oo, may video, pare. May laban ng Oasis sa double. So, yun. Hindi ko na kasi naabutan yun. One Direction, di ba? One Direction na. Sino yung ano dyan sa One Direction? Eddie Pellegrino. Maksurban? Maksurban. So, doon sa household na yun, paano ka bilang estudyante? Mahirap. Estudyante ba to? Estudyante. Kasi mayroon tong stage ng life niya na... Elementary. Estudyante siya sa Tacloban o estudyante siya dito sa Maynila. Pareho siguro. Alam mo nung nag-aaral ako sa Tacloban, ha? Research, research. Hanggang grade 4 siya eh, oo. Ano alam yun, Ol? Ano alam yun? Responsible journalist. Stalker. Ano pala nung school niya? Pinaghahandaan namin. Ano, Tacloban? School of the University. Anyway, pag-iing naman natin. Paano ka ba mag-aray? Hindi mo. Sakto lang, sakto. Pero ano pangalan ng school mo? Maupay nga, Adlaw. Maupay na. Tacloban Academy. Hindi, ano, Arleido Plurdes. Yan ang pangalan. 2 years ako nag-stay sa Tacloban. Pero ang airmat ko kasi doon naman talaga sa base dati pa. So anyway, nung mga anak yung airmat ko, nag-desisyon siyang pumunta ng Tacloban at doon kami mag-stay. So nag-aaral ako ng 2 taon doon, grade 3 and grade 4. And pare best time din yun dahil doon ko na-experience yung may mga peryahan sa malapit sa bahay namin. Yung mga ganun ba. So, nanalo na akong plato doon, brad. Nanalo sa ulo ko lang. Ano ba ito? Wala kasama? Nung mga panahon ba na yon, naisip ko na magka-artista ka o hindi wala pa kagipas? Wala, pare. Bumalik na kami ng Manila. So, nag-aaral man ako dyan sa may Makati. Sa Jose Magsaysay, public school doon ako graduate. Sabi mo, di ba nag-aaral ka sa parang public school dito? Di ka ba parang na-pressure nung bata ka noon? Siyempre, Padilla ka eh, di ba? Oo, and hindi ko naman gamit yung apelido kong Padilla to. Nung ano na yun? Oo, so wala naman silang idea. Anong ginagamit mo? Ford talaga. So, ayun nga, nung nag-aaral ka, trip mo na ba mag-artista noon nung pagdating mo dito sa Manila? Hindi. Hindi ba nakita sa mga kamag-anak mo na uy, parang astig yung ginagawa nila. Hindi, nakikita ko siyempre sa airmat ko. Pero hindi talaga sumahid sa isip ko mag-artista ako. Pero pinag-audition niya ako nun sa mga kumikomersa. Alam mo yung gano'n. Pero wala ito sa blay dahil siyempre bata ka naman doon. Tsaka awkward pare dahil medyo awkward ako sa camera. Tsaka gano'n talaga eh. Parang akala kasi nung mga tao pag-artista ka pa makapalagid yung mukha mo. Yung iba dyan talaga Kinukulit mo ba sila doon? Anyway, yun. Hindi.
So kailan officially nag-start na pumasok sa showbiz? Marami pa akong mga auditions na tinatakbuhan nun to. Alam na airmat ko na sa audition ako, pero mabatsi ako pagdating ko. Parang yan yung pinapatulog ng tanghali. Oo, oh, ganun lang. Ganun. Anong nasa loob mo ng mga panahon? Wala, gusto ko lang mag-a... Pinipilit ka mag-artista? Wala pa ano. Dahil siyempre, ilang taon lang ako, bari, 13-14. So gusto ko lang tumambay sa labas, sumama sa mga kaibigan ko. So alam mo, wala pa yung trabaho sa isip mo. So paano pumasok bigla na parang nakita ka ni Tito Dogs Quijano, di ba? Hindi, ano pa yung pare, baby pa lang ako. Nakita na sila. Dahil, siyempre, tagal na rin artista ng airmat ko. So, baby pa lang ako, nakita ako ni Tito Dogs. Kilala niyo naman si Tito Dogs, pare. Binabasa, pinangako niya sa airmat ko na pagka dating ng 14 ng anak mo, dadaling ko sa Star Magic, Mr. M. So, pagkatuting ko talaga ng 14, dinala niya talaga. Talagang nakita kami, dinala niya ako kay Mr. M. Pero bago mag-14, Didge, 13 ka, kina-countdown mo na ba yun? Parang... Wala akong idea parang sa ganun. Chef, pupordin na ako. Dadalin na ako sa Star Magic. Hindi naman talaga siya parang inano sa bato ng pagdating mo ng 14, dadating si Tito Dogs dito, susunod ka. Wala namang ganun. Wala namang. Parang may propeta. Wala ako. Parang prophecy eh. Diba? Hindi naman ganun. Parang sa process eh. Yung opening gates. Ayan na, magkaka-powers ka na. 14 ka na. Sa birthday mo ha. May ilaw. May ilaw na. Hindi mo ganun. Basta ganun lang. Anyway, nakuha na. Nung, basta to make the story short, nakuha nga ako para dun sa first show na ginawa ko. First show mo? And yun, yung gimmick. Tama. Gimmick? Pare, ito yun. Pagkakuha sa akin, nung natanggap na ako. Nung pagkakuha ba sa'yo, ilang at kagano? Dinala ako sa table ni Mr. M. Para lang sumeryoso, pagkatapos nun to, dinala ako doon. After 3 days, pumanaw si Tito Dogs. Talagang siya? Doon pa ako inaanap sa wake ni Tito Dogs nung Star Magic. Kasi walang number namin ni Mama. So, pinuntahan pa kami ng Star Magic doon sa wake. At doon nag-uusap yung airmat ko, tsaka na. Nang pili daw ako dun sa... Si Tito Dogs, maraming bagay yan sa industry. Oo, manager ng malalaking artista yan. Research yan, mga kabataan. Oo, kailangan nyo malaman yung mga yan. Si Tito Dogs kayo, sa Tito Dogs. Ba't kaya hindi ako na-predict ni Tito Dogs? Hindi kayo nakita. Hindi nakita. Madilim. Madilim masyado, mausok. Na-indip. Naka-indip si Tito Dogs. Kung napadaan ka, na-indip si Tito Dogs nun. Oo. Hindi, alam na natin, siyempre, galing ano tayong gimmick. Ano pa mga shows nun after? After gimmick, kasi growing up kami doon. Kami unang nagtambal ni Catherine. Pero after gimmick, dapat lilipat ako sa kabila, no? Growing up, and then after that, para ituloy yung karir, binigyan ako ng pagkakataon na mag-audition for the last time. Kasi bala akong mag-aaral na talaga muna doon. Gusto kong tapusin muna yung pag-aaral. Nakuha ako. Kasama ko si Catherine sa growing up. And then after growing up, Princess Inay. Pero wala pang spark noong time na yun. Parang magkakatrabaho pa lang kayo. Anong spark ba? Parang love at first sight. Hindi, siyempre ito. Maraklaro na yun si Catherine. Tsaka matagal na sa industry. Parang sa TV. Bago ko ituloy ito. Kasi akala ng mga bata, porkit artista ka, kamag-anak ka ng artista, madaling makapasok. Ito nag-audition pa, may proseso pang mga pinagdadaanan. Hindi ka pwede pumapasok ng hilaw, tol. Alam mo yun? Hindi porkit kamag-anak mo si ganito, anak ka ni ganito. Kumbaga may privilege. Meron siyang, meron. Pero, sa in the end of the day, nandun pa rin sa tao yun. Diba? Nandun pa rin sa, it's just make it or break it. Paano mo nalaman, Deej, na ito? Ito na yung parang... Nung growing up, pare, nag-enjoy na ako eh. Nung kami na ni Kat, nung kasama ko na ako si Catherine. Nag-growing up ako. Nag-enjoy ka na? Tumigil, alam mong growing up. Ibang growing up yun. Kasi, growing up ako hindi. Pinchem. Ganon, yung ganon. Lalim. Lalim pa lalim. Unang pelikula nyo ni, or unang pelikula mo din dyan, no? Unang pelikula ko is... Yung ba yun? Mas Bilab. Mas Bilab. And then after that, She's Dating the Gangster na.
Yun. Malakas yung she's dating dating a dancer. She's dating the dancer? Wait lang po, pacheck lang po naman dito moment. Ano yung prosesong pinagdadaanan mo na hindi mo nagagawa sa dating a gangster tas sa Barcelona? Iba yung taktingan mo doon. Hindi, I think it comes with ano naman, maturity, di ba? Hindi ka mo pwede isabak sa ganung karakter na hindi mo pa naabot yung ganung maturity. So, yeah. Sakto naman kasi habang sa pagtanda ko, kasabay naman ng flow, yung karakter ko. Ano yung proseso mo na bago ka sumabak doon, na ngayon mature ka na? Oh, at siyempre, yung proseso mo dati na parang binabasa mo lang yung screen tapos wala. Oh, kasi may, iba na yung process pag siyempre, actor siyempre. Lalo pa yung sinabi mo na before growing bilang up. Isang veterano, ka sure, bilang isang veterano. Bilang isang veterano. Yun lang. Ang ganda na. Amy, ano na yung proseso mo? Proseso, ano na yung pinaghandaan mo dun sa character mo? Paano mo siya pinag-aaralan? Iba na, tol. Siyempre, ibang level na nung pagkaseryoso dahil siyempre napansin ka na . Alam mo yun, napansin na yung abilidad mo. So, ngayon, wala na silang gagawin kundi pansinin na lang ng pansinin . Yun, di ba? So, paghahandaan mo talaga. Kailangan mo paghandaan kasi kailangan mo kahirapan, magugutom ka rin. At saka personally, ikaw gusto mo excel yung sarili mo every time, pare. Kasi growth yan . Alam mo yun, kapag hindi ka na nag-excel at hindi mo na nakikita yung growth mo, siyempre, sabilang sa lugar, as an actor, mabuboard ka na rin. Method. Iba yung method. Masarap din pagtripan yung method. Method yung ano talaga . Masarap pagtripan yun. Kinukuha mo yung pagkatao ng role . Mismo, tsaka yung bigat nun. Medyo ano lang, mahirap. Yun, bukod dun, paano ka lumalabas? Kanyari, may ginawa ka isang project. Tsaka yun, matagal mong ginadala yung character mo . Paano ka lumalabas? Kasi si Angge, lumalabas siya, bigla siya nagbabakasyon after ng pelikula. Kailangan yun. Kailangan mo bumitaw. Anong proseso mo para bumitaw ka dun sa character na yun na... Ayun, diba? Ganun din kapatid. Kailangan mo rin mag-vacation din talaga. Dahil siyempre kapag nagtrabaho ka, nagsimula sa isang project, yun lang ang buhay mo sa ngayon . Diba? Lahat naman tayo tol sa trabaho kapag dumire-diretso ka, kailangan natin... Mag-burnout ka kasi pag... Mismo. Hindi ka nag-vacation, siyempre rin character mo. Pagkating sa bahay. Yun talaga, Kapal ka ng mga tao. Ano pang ano, did yung mga roles na gusto mo nang gampanan? Dream role mo siguro? Dream role. Wala, hirap ako sa tanong na yun. Yung dream role. Dream role. Wala akong dream role. Yung ano lang, kunyari, bibigyan ka ng chance to remake a film or a role or a character. International or international, local. Local. Anong trip mong gawin? Mahilig ako sa mga mafia films. Goodfellas, pare. Yung gusto kong gawin, parang, di ba ginawa natin dito? Parang Asong Salong, mga Boy Golden. Trip kong gumawa ng ganun. Mas mga parang powerful. Period. Dream ko yun. Dream ko, gumawa na isang period film. Hindi ka artista ngayon, siguro, natanong rin siguro sa'yo, sino ka ngayon? Siguro kasama pa rin ako dun sa banda ng utol. Ano ba tugtugan? Saka anong bass. Tugan. Bangan niyo, si Carlito para. Banda niya na. Yaman. Si Yusef. Si Carlito. Pero kung ano, halimbawa banda naman. Banda talaga, kung hindi ka si Daniel Padilla, wala mang banda. Banda. Pero kung ano, bibigyan ka ng chance, halimbawa nakapasok ka pa rin sa showbiz, pero hindi artista. Ano gusto mo? Siyempre, simula tayo sa maliit. Pero dream natin maging... Ganon, maliit? Si Direct Pat. Maging director. Dream big kagad, no? Oo. No. Pero siyempre, yun nga, sinasabi natin, hindi natin pwedeng pasukin ang hilawang mga bagay. No? Kailangan natin yung mga armas tayo bago tayo pumasok. Sandata. Yes. Siyempre, hindi lang si Daniel o si DJ ang as artista. Pero paano ka as a fan? Pag ako naging fan, parang Tito June, nag-research din ako. Totoo. Deep research, pare. Pagka may isang interesado ako sa tao na to, talagang malalim, gusto kong makilala yung tao na yun, kung paano siya umabot. Diba? Ganun. Parang tagal nung akala ko yung nabibila ako. 3 seconds yun. Ganun. Ano ba lang influence sa music, pare? Bukod sa Oasis, nabanggit mo kanino, meron pa? Meron ka pa mga iniidolong mga grupo, banda, musikero sa foreigner? Siyempre, Beatles number one, pare. Doon naman tayo lahat nagsisimula, di ba? So, speaking of idolo, tapos yung mga nare-research mo talaga. Kamusta kayo ni Captain? Ayos na ayos, kapatid. Ayos na ayos. Masaya. Idol ko rin yun doon. So, hindi, totoo. Idol ko yung partner ko na yan.
Sumawi sa'yo. So maliban dun sa nagkatambalan kayo sa growing up, tama? Paano kayo una nagkakalala ni Ah, una? Natandaan mo yung una mo siyang nakita? Yung bumagal yung mundo. Hindi, sa ano? Sa Showtime, nakita ako sa Showtime. Nagkaroon kami ng guesting. Oh. Tapos doon parang... Pero kasama ko pa si Julia. Parang ganun bigla, no? Siyempre magkakatrabaho. Hindi, yun na nga kasi si Julia at saka sila. Ano sila eh? Mga gawing bulilit eh. Alam mo yun? Eh ako funny, you know, mahilig ako manood ng TV bata pa ako. So, lahat sila kilala ko. So, nakita ako sila sa personal. Siyempre, starstruck ako to. Paano mo sinusuyo ang isang Katrin kung nasa kanya na kayo lahat? Simple lang yun to. Bulaklak lang, masaya na yun. Ano lang yun to, masaya na yun. So, bigyan mo ng plastic para hindi nalalanta. Ano pa ginagawa mo ng misis mo to, Jun? Misis ko. Bira. So, maliban sa bulaklak, ano pa yung discarte? Para sa mga tulad namin na torpe na gwapo. Torpe lang to. Torpe lang. Ano ko torpe na lang. Torpe na may pambili ng bulaklak. Pwede kong, ano yung pwede namin gawin? Wala, hindi ko naman kayo pwedeng bigyan ng ano daw. Pero, iba-iba tayo nung discarte doon. Hindi talaga ako magkaka-jowa this year. Gentleman ka lang. O, tayo na lang. Maginoo ka lang dapat. Ginoo ka lang. Tsaka na dapat medyo ka lang. Na pag-ibig ay bulag BPRD sa metro ng Grab. Lalim doon. Long distance relationship na yun. Ano yan, Tito Jun? Maglumagpas na ng mga 500, tunay na pag-ibig na yan. May toll na eh, no? May toll na, kaya Fairview na yan. Yung love letter dyan, dinadala na ng ibon. Pinabato mo lang eh. Love you! Hindi na natin pwede tanong kung paano dumiskarte si Ditch. Kasi, di ba? Uy. Hindi, iba-iba naman tayo. Iba-iba tayo ng sitwasyon. Tsaka yung mga Padilla, may ibang charm talaga yan sa pagsusuyo. Na-try mo na. Hey, Dennis. Dennis yung mas bata. Dennis yung naman yung matanda. Dennis yung naman yung ano. Kuya Ditch. Gano'n kami mga tito eh. Oo, tama. Tama. Ang sorari tito natin. Kuya. Sino unang na-inlap? Si Katrin o ikaw? Tawanan kayo. Kasi gano'n yung mga tanong natin eh. Nasa Titos Tonight ba tayo? Hindi, ano to? Tres ni per minute. Ano, sagutin mo to. Kunyari meron dyang salami. Linisan mo na rin. Linisan mo na rin. Ito yung magpapaiba sa atin sa Titos Tonight. Yeah, paano bilang si DJ, paano mo pinursu si Kat? Paano, ayoko sabihin na paano mo tirinabaho yung process. Para makuha yung puso. Paano naging proseso? Naging proseso. Di ba yung parang ganito mula ngayon, akin ka na. Hindi, tol, mahabang proseso. Yun naman na, kaya nga sabi ko sa inyo, idol ko yung si Katrin na hindi naging mabilis yung proseso. Mahabang proseso at kung pati sa airmat niya, di ba? Kailangan ko sinuwi airmat niya. Dati, pumibisita ako sa bahay niya, nililigaw ako, nakataxi lang ako. Araw-araw pumupunta ako. Hindi, araw-araw. I mean, mayayari ako sa airmat niya pag araw-araw. Metro ng taxi, tol. Umaabot akong mga 140. Mahal na yung time mahal na yun. Mahal na yun. Hindi pa kailangan na ibon. Kunay na pag-ibig tsaka, ay bulag sa metro lang. Grab, tol. Wala, tsaka wala pang taxi. Grab nun, tol. Taxi pa yun. Saka tunay na umiibig, ano, pagdadaanan yung proseso na yun. Oo. Oh, so, taxi? Oo, yung may ano effort. Hindi, tsaka at least, di ba, andun, habang nangyayari yung ligawan, andun, yun ang pag-iisipan mo. At least siya, hindi rin niya minadali. Kaya nung mismo pinigay niya yung matamis na oo na yun, napakatamis talaga. So, nandun ka ba dun sa taxi na mga 140 yung metro? Ano yung mga iniisip mo? Ano yung pupasok sa isip? Sa'yo yung pare ba yung mga panahon excited na in love ka eh, di ba? It's excited ka. Sa taxi ka, pauwi ka, nakangiti ka lang. Share mo yan, sinumbulan mo. Huwag na. Kalesa si Tito Jun, kalesa pa to. Kalesa. Lukas ka dyan.
damit namin, hinabi pa sa pinya. Yung mga kasama niyo sa kanya, yung mga katipunero. Hinabi pa sa pinya. Yan, yung mga tropa ni Rizal. Meron ka bang sa pinaka nakakatawa mo or memorable na experience sa mga tagahanga? First time na dinumog siguro. Yeah, ano nagsisimula. May mga video na umiiyak yung mga babae, tas I love you DJ. And then, iba yung nagsisimula, iba yung nagsisimula ka, iba yung feeling na ganun ka, nung welcome ng mga tao na yun. Tsaka ako lagi ko na-appreciate yun to, dahil nagising naman ako dati nang walang mga ganun. So, ngayon na may ganun laging ako. Hindi ka ba nakukonfuse at parang wala ka sa mood, tapos bigla lang may papapicture sa'yo, tapos kailangan mo mag-shift committee bigla, di ba? Pero kahit siyempre mahirap din yung mag-shift bigla, eh. Hindi, ako naman kasi nakilala ako ng mga tunay na mga, kumbaga, supporters natin, eh. Na pag, well, kunyari, bagong gising ako, bumaba ako ng auto na. Siya, sabi ko, mamaya na, kagising ko. Binigyan nila ako ng... Mall ako, mamaya na. Kaya gising ko. Pero nasa mall. Hindi kasi... Kaya abot ko lang po yung bill niyo. Problema yan. Nakatulog. Mesa. Hindi, yun lang. Ganun lang. Tinanggap naman nila yung pagiging totoo nun. So, ako rin mas ma-appreciate ko. Tsaka pag maganda naman yung pagkasabi. Eh, tsaka, alam mo yun, kasi mahirap din magpangga hanggang sumabog ka na lang, di ba? So, sabi nga ni DJ, appreciate namin yung mga titos, titas, and pamangkins namin na 40,000 na subscribers na tayo. Winish niyo. Winish ni Dito Joma yan. Sana 14,000. Abot na tayo ng 1 million. 1 million. Maraming salamat. Thank you, DJ. Thank you. Thank you. Ingat, Tito Jun. Tito Jun. Gabang na yung kalesa niya. Tito Jun. Bumili din ng plane ticket. Bumili na sa Insta mo. Ito. Anong pinaka nami-miss mo din sa mula noon na hindi mo na nagagawa ngayon? Punta ng mall. Yung simpleng pagpunta ng mall, di ba? Nakapunta naman ako ng mall ngayon. Nakapunta pa rin naman ako. Hindi. Yung nga, kinikwento nga kayo. Kasi tumira din daw siya dito, sa Manda. Eh, taga dito ako sa Manda. Wala akong ginawa nung hindi gumala pa. May mga tropa ko dyan. Gala lang kami ng gala sa crossing, sa Mega Mall. Ito lang naman bibilin, pare, tambay ka lang. Hindi, dyan kasi pag galing ka dyan sa may California Gardens, no, pwede mo nang lakarin yung Mega Mall, eh. Pwede ka na umabot ng Shangri-La, so. Yan ang walk trip lang, pare. Walk trip kami, kasi bigla kami nanalampak, eh. Naghahanap kayo namin. Walk trip lang yung usapan. Ito pala yung sumapak sa akin dati. Makatingin, ah. Wala, gano'n lang talaga yung mata niya, eh. Iyak ako na iyak, eh. Si Deej kasi nakilala natin, or siguro kami na mas malapit sa kanya, tayo, malapit sa kanya, bilang fan ng Luma. Fan ng visit. Doon siya, siguro doon ka nahulma, ano favorite ano mo? Favorite era mo ng music siguro. Kasi mula 50s, 60s, nakikinig ka ng ganun eh. Idol ko rin talaga kasi si Sinatra, pare. Sinatra. Yeah, man. 40s ba Sinatra? Pag-google na lang po. 50s, 60s. 50s, 60s. Huwag din mabigat si Sinatra. Wala na, tol. Pero si Tony Bennett boy pa rin. Ako, iniiwasan ko yung si Sinatra, pare. Bakit? Kasi sa amin, pag may kumakanta ng My Way, namamatay. May waiver ka daw. Magkakaroon ka ng My Way, magkar maka-waiver. Walang kinalaman ng establishment kung anong mangyari sa'yo. Old soul si DJ. Old soul. Si Ijun kasi old lang eh. Old man eh. Dirty old man. Ituloy pa daw natin mamaya sa na lang tayo. Kung okay lang, ano ang theme song niya ni Catherine? Theme song namin ni Catherine? Kasi dami niyo. Mula Must Be Love, Growing Up, magkasama na kayo eh. Siyempre, nag-iiba rin yan throughout the year. Oo, dahil nandun na tayo sa Luma. Trip na trip namin yung kanta ni Nat King Cole na L-O-V-E. Alam niyo ba yan? Ano paano yun? Paano? L-O-V-E. Love. Yeah. Yan. Yeah. Alam yan eh. Mga Post Malone na yung alam ko eh. Wow! Post Malone! Post Malone na yung alam ko eh. Sylvester Malone! Kamag-anak ni Dino. Ni Malone na... Kyle Malone. Kyle Malone. Stockton to Malone. Yeah, dito jokes. Doon na tayo sa mga kanta. Oo. Oh, yeah. chill song. Ano? Chill song. Oh, ni go relax. To chill song. Go to chill song ko. Biglang zen mode ka. Ano ako? Highways of My Life ng IC Brothers. Yeah. Alam ba yan? Spam music. Spam music. No money. No honey. Spam music. Ano ba yun? Yung ano? Yung tumutugtog ka ba sinabi sa'yo? Face up na po, sir. Yung sa'yo, Zen song. Zen song ni Tito Jun. Tito Jun, hindi ka seryoso ng Zen song mo. Yung nare-relax ka.
Ikutin na natin to. Ako? Madami akong sensong. Eh. Ang hirap pala interview nito dito dyan. Siyempre mga Brian Eno, mga ganyan. Ba? Wow. Esoteric talaga tricked yung mga. Alam mo kami, mataas yung taste namin sa pagdating sa. Ikaw dito, Jim. Ay, dito, Joma. What a friend. Mga Joji. Si Joji. Joji Isla. Joji. Yan sa'yo. Maganda yung si Joji. Lo-fi music. Japanese. Pero kainan ko yung si Joji. Sanctuary. Oh, millennial to si Joma. Dami rin ako. Hindi ako mapag-isip ng isa lang. Ako ngayon, ano eh. Ako, meron pa akong last eh, na pag-send music ko. Ano? Yung ano, Rockstar! Rockstar! Yung send music. Yung makinig mo sa masayang. Rockstar! Pinupunts pa! Rockstar! Pinupunts pa! Rockstar! Ikaw, kailangan mo ba si Batang Pasaway, Rockstar? Oo, naririnig natin yun. Yung may iwasan marinig yun. Idol yun, galing nung mga... Kabataan. Pero parang mas pump-up song yun. Pump-up. Ikaw, DJ. Pump-up mo. Pampabuhay. Pampabuhay. Anong basketball? Ano, rock music na. Doon napapasok yung mga Oasis. Masyado malawak. Fighters to, doon din Nirvana. Oh, Nirvana. Mm-hmm. Yeah, man. Kung Fighters, oh. Foo, oh. Dave Grohl, solid si Dave Grohl. Ako kasi Don't Stop Me Now ng Queen. Pagka narinig yun, wala. Pero solid din. Solid Freddie Mercury, man. Thank you very much. Tatanda. Tatanda na dito. Kinso, mahilig ka rin talaga sa mga lumang bagay. Gusto mo ba si Dito Joe? Gusto mo ba ako? Kaya ako pumayag dito, tol eh. Lumang bagay. Speaking of luma ulit, ano to, Jun? Hindi, mahilig ka talaga sa ano. May bantala, mahilig ka talaga sa mga lumang mga sasakyan. Motor. Pero bago mo sagutin yan, magbabalik kami sa next episode. Kasi ng airmat ba ito, Joma? Ako una? Mauna na kayo. Susundan ko ang pacing nyo, Tol. Okay! Joma, forgive me, ha? You know?